Hello po sa inyo mga ka-Super Kasari. Good morning po sa inyong lahat and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga kasari, ang i-share ko po sa inyo ang ingay ng mga sasakyan is yung journey ko po of having sari-sari store at the young age. Bakit ito yung napili kong business na itayo at bakit hindi na po ako naghanap ng iba pang trabaho. So, yan po yung isi-share ko po sa inyo mga kasari. Kasi marami din pong nakakapagtanong, hindi na daw po ako naghanap, marami pa naman daw po akong mahanapan ng iba pang trabaho bukod dito sa pagtitindahan. And bago po ako magsimula, syempre mag-shoutout po muna ako sa aking mga viewers. Mag-start na po tayo mag-shoutout. Shoutout po sa inyo, Ma'am Carla De La Cruz from Quezon City. Neil Mendoza, shoutout po sa inyo. Melba Store, Yvette Rodriguez, and Jan Luz Vlog Alberto. Ayan, shoutout po mga kasari sa inyong lahat and thank you so much po sa patuloy na pagsuporta sa mga videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Wait lang guys, meron lang bibili. Ayan guys, mag-start na po tayo dun sa una na katanungan nila, bakit hindi na po ako naghanap ng iba pang trabaho. So, ito po kasi yung dahilan po niyan mga kasari. Sa dami na po ng na-experience kong iba't ibang trabaho, siguro dun ko napagtanto na mas maigi na magtayo po ako ng sarili kong negosyo. Kasi naranasan ko pong mag-barista, naranasan ko pong mag-waitress, dalawang restaurant yun, isang milk tea shop na all around po ako doon, taga-linis, taga-serve, taga-take ng order. Naranasan ko din po sa isang company, private company. Naranasan ko din po sa Korean restaurant. Naranasan ko din po yung malapit ditong restaurant na medyo social. Doon po ako nag-barista pero all around ang ginagawa ko, di ba po? Tapos, naranasan ko din pong mag-styrolite, yung paggawaan po ng mga styro dito lang sa may manggahan. So, sa dami po ng napasukan ko na natrabaho mga kasari, dun sa trabahong yun, may isa lang akong kahit mahirap yung trabaho ko doon, nag-enjoy po ako at ang dami kong naging kaibigan dun sa trabaho na yun. At nagpapasalamat naman ako doon sa experience na yun. Pero doon sa trabaho na yun, doon ko napagtanto guys na maigi. Doon ko napag-isip na magtayo ako ng sarili kong tindahan. Maliit na tindahan lang yung pinangarap ko noon. Hanggang sa naging ganito na guys na lumago na yung aking tindahan. Nag-start lang po talaga ako sa halagang 4,200 na puhunan. Walang labis, walang kulang. Wala po akong ibang idinagdag na puhunan. Talagang kung ano lang po yung tinutubo ko sa puhunan ko na yun, tsaka po ako nagdadagdag ng mga panibago pang items. Tapos guys, so bakit hindi na ako naghanap ng iba pang trabaho? Syempre guys, sa lahat ng naranasan ko dun sa mga nakaraan kong trabaho, napag-isip ko na rin na mas maigi na magtayo ako ng sarili kong negosyo. At ako pa yung boss, diba? Hindi ako utos-utusan, hindi ako papagalitan, hindi masisilip yung bawat kilos ko. So, yun po yung pinaka number one na rason bakit hindi na po ako naghanap ng iba pang trabaho. Wait lang guys. Hindi na po ako naghanap ng iba pang trabaho in a sense kasi na nag-enjoy na din po ako sa aking pagtitindahan, sa pagiging tindera. Hindi ko alam kung saan nag-start na talagang ini-enjoy ko na siya. Parang daily routine ko na talaga siya mga kasari. Nagigising ako tuwing umaga na napakaaga, alas 5, tapos magsasara ako ng dilim na din. So nag-enjoy ako kahit nakakapagod po siya mga kasari. At mas nag-enjoy ako lalo na kapag madaming customer. Ibig sabihin kapag madaming customer, madaming benta, madaming kita. Hindi na ako guys naghanap ng trabaho kasi nga ayun nga nag-enjoy na rin po ako sa aking ginagawa at mas masarap pala yung may sarili kang negosyo tapos nagsimula ka sa mababa, maliit na puhunan, ilang paninda tapos makikita mo unti-unti siyang lumalago dahil sa'yo. So napaka anong achievement yon, parang goal na natupad. Gaya nga nito guys, talaga kung nag-start lang ako mag-vlog ng mas maaga pa, talagang makikita nyo po yung improvement talaga ng tindahan ko noon at ngayon. Talaga po mga kasari, kung nag-vlog lang ako ng maaga, makikita nyo talaga.
So, bakit naman po sari-sari store, tindahan yung napili ko pong business? Nung sa trabaho na yon, habang ako ay, alam niya na may ginagawa sa trabaho ko noon, naisip ko, magtayo pa ako ng isa pang, ano nga, yun nga, sari-sari store ang napili ko, na magsisimula lang ako sa maliit na puhunan. So, tinanong ko yon, eto parati ko itong nakukwento, kung napanood nyo guys, tinanong ko dun sa isa kong katrabaho, kung pwede na ba yung halagang 5K sa panimulang puhunan sa pagtatayo ng tindahan. So, sabi niya, siguro naman pwede, mag-start ka lang sa pakonti-konti, dun sa mga mabebentang items. So, ayun nga, sinumulan ko yun guys, pero hindi pa ako agad-agad nakasimula. Ano muna ako dun sa trabaho yon, nag-resign ako, tapos nakahanap pa ako ng isa pang trabaho, at ayun, dun ako nakaipon ng 5,000. So, 4,200. Nagtira pa ako ng kaunti, guys. Siyempre, kailangan natin ng pang-upa dun sa kapatid ko kasi noon may tricycle pa. Gasolina pa. So, 4,200 lang yung nagastos ko. And, ayun nga, mga kasari, yung trabahong yun, bago ko magtindahan is all around ako dun. Naging cashier. Halos ako na ngayon nagbubukas ng shop every morning, and anong oras na ako nakakauwi sa gabi. Minsan inaabot na ako ng 11 PM, tapos aalis ako dito ng umaga ng 9 AM. Ganun katagal guys, or haba ng trabaho ko talaga. Tapos yung sahod ko doon ay 350 pesos lang, tapos yung pamasahe ko is 80 pesos balikan, kasi tatlong sakay ako guys. Meron lang nagbukas ng sasakyan, kaya medyo umingay. And eto din po mga kasari, yung isa pang dahilan bakit sari-sari store yung napili kong business, kasi sobrang easy or sobrang dali lang po niyang umpisahan. Kasi naman guys, sa pagsasari-sari store, pwede mo namang siguraduhin muna bago ka kumuha ng business permit. Kasi guys, nung kumuha ko ng business permit, yung mayor's permit, 1 year na ako. Tinitingnan ko pa kasi kung magiging matatag ba, kung tatagal ba ako. Tapos, syempre, na nag-start ako, kumuha muna ako sa barangay. Siguro mga ilang buwan, tsaka ako nakakuha sa barangay ng barangay business permit. So, sa barangay muna. And after 1 year, kasi medyo chika-chika na ng mga ibang mitindahan, baka magkento ganyan ka, makumpis ka yung mga paninda mo kasi wala ka pang mayor's permit. So, after 1 year, ayun na, kumuha na ako ng mayor's permit na bago yun, kasi mag-a-apply ka pa lang, hindi pa for renewal. So ayun, sobrang dali lang simulan guys ng sari-sari store basta meron kayong puhunan. Yun po lang talaga, kasi ang tindahan pwede namang maglagay ka dyan sa harapan ng isang lamesang malaki, pagsamasamahin mo lahat ng paninda mo, masasabi ng tindahan yun, basta may iba't iba kang paninda. So, kaya naisip ko nga na ayun. Kaya seryoso ko na rin guys yung pagsasari-sari store. Kasi kahit sabihin nga nila na papiso-piso lang, 2 piso yung iyon tinutubo, bawat items. Kapag pinagsama-sama yun mga kasari, ay malaking halaga na rin. And dun ko napatunayan, minsan humahanga na rin po ako sa aking sarili. Kasi sa dami ng napagawa ko, sa dami ng napili ko dahil napundar ko ng sari-sari store, dun ko makikita na kahit papiso-piso lang daw, 5 piso yung ating tinutubo sa tindahan, sabihin nilang maliit, talagang meron po talagang kikitain basta meron tayong tiyaga. So may kasabihan nga tayo, kapag may tiyaga, may nilaga. Pero kapag hindi tayo nagsipag, walang improvement yung ating sari-sari store. So yun guys, yun yung naging journey ko of having sari-sari store at the young age. Kasi maraming nagsasabi, ayun nga, ang bata ko pa daw, bakit ako nagtindera, bakit ako nagsari-sari store. So naisip ko, gusto ko ako naman yung boss. Yung hindi ako inuutusan, hindi ako pinapagalitan, yung walang nakatingin, walang sisita. So yun guys yung aking pinaka number one na rason sa kanila. Sari-sari store din guys ang napili ko, kasi dito sa pagtitindahan, hawak ko po yung sarili kong oras. Like dun sa mga nakaraan kong trabaho, papasok ako ng alas 6, lalabas ako ng alas 6,
papasok ako ng alas 9 ng umaga, alas 11 ng gabi ako makakauwi. So, lagpas-lagpas sa 12 hours yun, guys. Pero dito sa tindahan, magbubukas po ako ng alas 5. Nagsasara po ako ng 7:30 p.m. So, bakit maaga, guys, yung aking pagsasara? Kasi po, dito po sa lugar namin ay parang liblib na lugar pa. Alas 7, wala na po kayo makikitang nagagala na tao sa kalsada. Kaya 7:30 ay nagko-close na po ako ng aking tindahan. So, inaagahan ko minsan, guys, yung aking pag-o-open. Minsan, mas maaga pa sa 5 a.m. So, ayun, guys. Nag-enjoy na din kasi ako sa pagsasari-sari store. Parang parte na talaga siya ng buhay ko. And then, dito sa pagtayo ko ng tindahan, dito ko natutunan na mag-vlog. Ayan, nakuha ko yung 1K subscribers hanggang sa ngayon na 15.2K subscribers na po tayo. Sa dami na rin po ng sumusuporta, talagang hindi ko na din ma-let go yung pagtitindahan. Kahit sabi nila, pwede ka naman maghanap ng ibang trabaho. So, dito pa rin, guys. Nandito na yung puso ko sa pagsasari-sari store. Diba? Kahit gusto nyo pa matulog, babangon at babangon kayo para mag-open ng tindahan kasi nangihinayang kayo sa benta. So, yun, guys. Yun yung dahilan kung bakit sari-sari store yung napili kong business at hindi na ako naghanap ng iba pang trabaho. Mahal ko po yung aking ginagawa. Yung pagtitinda ko sa araw-araw. And then, nakakaipon po tayo kahit papano. Siyempre, sa tulong na rin po ng ating pagbablog, kasi kung wala naman tayong sari-sari store, wala tayong maiko-content. Kasi yung content ko, guys, about sari-sari store, diba? Nag-share ako sa inyo ng tips, ideas about sari-sari store business. Kaya, ayun, doble yung balik po sa akin. Syempre, hindi na ako magpapaka-plastic pa. Kumikita po tayo kahit papano dito sa aking pagbablog. Kaya, sineryoso ko na din, guys, yung pagbablog. Kasi nga, ayun, may kita pala sa pagbablog. Kasi dati, hindi ko alam na pwede palang kumita kapag nagbablog ka. Kasi, ayun nga, nakita ko lang sa mga, ano, may mga ads. Tapos, na-search ko, kumikita nga talaga. May kita pala sa pagbablog. Kaya, sineryoso ko na siya. At yung niche ko, nakuha ko na rin yung mag-click sa aking channel. Yun nga, about sari-sari store business. Kaya, ayun po, mga kasari, ito na lang yung napili ko, or ito na talaga yung napili kong job sa buong buhay ko, yung pagiging tindera at pagiging sari-sari store owner. So, ayun po, mga kasari, sana nag-enjoy po kayo dito sa na-share ko. Kung bakit sari-sari store ang napili kong business at hindi na po ako naghanap ng iba pang trabaho. I hope, guys, nag-enjoy kayo dito sa na-share ko. At kung hindi naman ay okay lang po sa mga iba po nating viewers dyan na nakakapanood. Thank you so much po sa inyong lahat na nanonood dito ng vlog na to at sa lahat na sumusuporta po dito sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching, mga kasari. Bye!